So in the Awa Shop, ngayon may gagawin tayong Toyota Commuter Hiace D4D 1K engine 3.0. Ngayon perform tayo ng change oil. Ito yung makina niya, guys. Yung oil filter nito located siya dito mismo sa likod ng throttle body. Ito yung mahirap na part dito. Pero malawang yung oil filter. Nandito yung oil filter niya, guys, malawang na. Ngayon naikot ko na sa kamay yan. Gumamit tayong tool wrench na ginagamit ko sa pang filter. Ngayon kakalagyan naman natin yung drain plug niya sa ilalim. Ayan na, guys, puno oh. Gumawa na ako dati niya, nag overall na ako niya. Kaso Fortuner naman yun, kaya medyo mahirap lang ginagawa yan. Gawa ng masikip talaga, discarte lang talaga, tiyaga at pasensya lang sa paggawa ng mga ganitong makina. Magkalag muna tayo ng drain plug sa ilalim, guys. Ayun yung drain plug nya, bali 14 ang ulo, 14 mm. Medyo mahigpit lang yan, luluwangan natin yan, guys. Grabing higpit po. Kailangan ko ng rubber mallet para maluwang ko yan. Bali ayan, pinapatiktik lang natin. Tiktik lang naman 20 minutes yan. Sara na natin. Ayun yung filter, oh. Sikip yan. Ayan, guys. Ito yung filter. Yan yung filter. Nakabali yung tools natin, nakasaksak na. Maluwang na yan. Bali sa taas ang luwang yan. Kakalagin na natin yung filter habang pinapatiktik lang natin para lumabas yung mga oil, use oil nya. Nandito yung oil filter. Ayan. Ito yung oil filter. Maluwang. Ayan, maluwang na yan. Ayan. Ikot na natin. Yan. Ito yung filter wrench natin. Yan. Ikot na natin. Tanggalin natin yung filter. Para may kumpara natin yung mukha niya. Oops. Ayun. Pagkakuha ng filter, isabay ganun nyo na. Para ito. Ito, guys. Ito yung filter niya. Yung filter niya, bali big. C11, parehas lang. C11, bali ilalagay na natin yan. Pag inilagay yan, huwag kalimutan lagyan ng grasa dito. Oil, lagyan ng grasa kay oil, pati dito. Oil or grasa. Para pag hinigpitan natin thread, sa thread, maganda siyang kumapit. Todo higpit kamay, tapos 1/4 or 1/2 turn dun sa filter wrench natin. Ito naman yung langis na ginamit nila. Bali, regular oil lang, 15W40. Okay na, kahit regular oil lang, okay lang. Importante regular yung pag-change oil ng sasakyan every 4 to 5,000 kilometers. Magpa-regular oil yan, semi-synthetic or fully synthetic, recommend ko every 5,000 kilometers oil change para ma-maintain yung condition ng makina para malayong magkaroon ng friction o gas-gas sa mga, lalo na sa mga bearing at mga liner. Yan na, guys, lagyan na natin to. Guys, lagyan nyo lang ng langis. Itong oil filter, itong o-ring nya, itong rubber o-ring nya, pati na rin itong thread nya. Yan. Para pag hinigpitan natin, kapit na kapit siya. Kamay pa lang mahigpit na. Lagay na natin. Lagay na natin. Kapain na lang natin. Kapa lang. Ayan yung filter. Ayun. Ikot-ikot lang. Yan, guys. Bali, hinigpitan ko na sa kamay. Ibigay mo na yung pwersa nyo. Yan, pesa, sabay na natin ang tool wrench niyan. Gamitan na natin tong filter wrench. Yan na natin. Yan. Bali, nakalagay na, guys. Ikot lang. Yan. Yan. Isa pa. Yun, okay na, guys. Tulo natin yung langis. Ngayon, kalagay natin yung air filter niya kasama sa ano yun, sa pinaka PMS niya. Ito yung filter niya, guys. Nandito sa ilalim mismo sa bumper. May lock yan dito, dalawa, isa. Ito. Ito, isa. Dapat ito, dalawa. Ito yung air filter niya. Bali,
speaker niya. Hanginan na lang natin yan. Air filter niya. Hanginan na lang yan. Kung titignan natin yung air filter niya, mukhang malinis naman. Hindi naman talagang maruming-marumi. Bali, hangin lang yan. Kapag wasog nyo kalimutan, lagi hanginan ng air compressor yan. Hanginan natin yung air filter. Bali, natapos na natin hanginan. Hanginan sa air compressor. Kala ko malinis, marumi pala. Daming alikabok. Punong-punong alikabok ngayon. Ibalik na natin siya dito sa taas. So, balik na siya guys. Balik na natin. Yun. Ayun, nakabalik na. Ligit na siya. Isara na ng ganon. Yun. Isara na siya. Yun. Ito yung lock niya. Itong isa. Isa. Yung dalawa. Yan. Good na. Makakahinga na yung makina niya. Malinis na ang air filter. Sara na natin yung drain plug at same time buhos na natin yung langis. Wow! Bali, nilagay na natin yung drain plug. Alas sa konti na lang yung tumutulo. Higpitan na lang ito. Ito na lang. Buhos na natin yung langis. Ayan. Higpit lang. Hindi yung sagad yung kanina. Grabe naman higpit na. Sagad. Pero gumamit pa ako ng ano, power handle. Yeah, yeah, okay na yun guys. Yeah, kita niyo no. Tingnan paano paghigpit. Ayan. Mahaba nito ah. Back wrench. Ganun lang oh. Yan. Yan. Pag matigas na yun, ayun. Good yun. Higpit na yun guys. Sa taas na tayo. Ito guys, bus natin yan. 5 liters. Bali, itong ano niya, made in Thailand. Eh. Parang ported pa yung langis niya. 5 liters pa lang yun. Bus natin to 6 liters. Alam ko, nasa 6 ito eh. 6.5 o 6. Ayan, bus na natin itong isa. 6 liters, tapos din sukdan natin. Sukatin natin yung langis. Alright. Tuwang-tuwa na makina nito. Ready for long drive na naman ito. Pagod food, Ilocos, Bicol. Renta car ito eh. Renta car yata ito sa sakyan na ito. Lagyan na natin yung langis guys. Bali, nailagay natin almost 6.5 ang nilagay natin. Ngayon paandarin na natin. Then check for oil leak, filter, and drain plug. Heater, start. Yun, ganoon ba na agad guys? Check sa lalim. May tapags na miss. Drain plugs. Okay, clear. Walang tumatagas. Okay yan guys. Andarin lang natin ng mga 2 minuto. Then, tambay natin ng 10 minutes, check natin uli yung itong dipstick natin kung tama ba sa, kung kulang ba o tama sa langis. Ano guys? Ito guys, sakto lang. Ito na, tignan natin yung dipstick. Sakto lang, bali na sa pangalawang tuldok. Sakto lang yung oil na nilagay natin. Tignan natin. Hanggang dito na lang video natin guys. Sana may natutunan ko kayo kung paano mag-change oil ng Toyota Hiace Commuter. Box type, Grandia. Iisa lang naman yan. 3.01 KD. Don't forget to like and subscribe. Sa mga nanonood dyan, panghinitan nyo, subscribes na kayo. This way ang DIY Shop. See you on next video. Bye bye. Success na naman tayo. Bye bye.